kaintasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaintasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaintasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaintasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Ginugunita din natin si San Hilario, obispo at pantas ng simbahan. Isa sa mga sinulat niya, De Trinitate, Latin, ibig sabihin, ukol sa banal na santatlo. Ang ating Diyos, tatlong persona, iisang Diyos. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo marapat gumaling sa, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan matatag na paninindigan ng obispong si San Hilario na ang iyong anak ay naging tao at Diyos na totoo. Ipagkalaw mo ito'y aming maunawaan sa iyong pagsubaybay at ito'y aming mapanaligan kalakip ng iyong katapatan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nadigmaan ang mga Israelita at mga Pilisteyo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Apek naman ang mga Pilisteyo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Pilisteyo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaba ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaba ng tipan. At sumama naman ang dalawang anak ni Eli, sina Ophni at Pines.
Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, "Bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreyo?" Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, "Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreyo. Tulad ng pangaalipin natin sa kanila, lumaban tayo." Muling naglaban ang mga Pilisteo at ang mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas pauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Pilisteo at pinatay sina Ophni at Pinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayoy iyong itakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binaya at hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis pa nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namin hirap ay huwag mong lilimutin. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, may isang ketonging
Lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa seserdote, pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy po ang ating pagdarasal, tayo po ang komunidad ng Nazareno. Tayo po'y magkakapatid, hindi po ito kanya-kanya, hindi po tayo hiwa-hiwalay. Bahagi po tayo sa katawan ni Kristo, si Jesus, ang Senyor ang ating ulo, iba't ibang bahagi po tayo. Kung may sakit ang isang bahagi, naapektuhan ang lahat. Inspirasyon, naubusan na tayo ng pasensya, kahit ang ating pananampalatayang mahina ay lalo pang sinusubukan. Ngunit tayo'y huwag mawalan ng pag-asa. Ganyan po ang buhay. Ang buhay natin maraming problema, suliranin, pagsubok, hamon, bigat sa balikat, paghahati ng puso. Ngunit nandyan ang Panginoon. Magdasal po tayo at magtulungan tayo sa isa't isa. Ipakita natin na hanggang sa dulo, naniniwala tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Ating unang pagbasa, nandun po tayo sa unang aklat ni Samuel. Alam po ninyo, si Eli, sila po yung namamahala sa kaban ng tipan, sa Ingles, Ark of the Covenant, pinakamahalaga, simbolo ng presensya ng Diyos. Yung dalawang anak niya, si Okni at Pinies, hindi po mabuting halimbawa. Sila'y mga saserdote na hindi maganda ang ginagawa. Pwes, nung daladala nila kasama ang bayan ng Israel, ang arko ng tipan, kaban ng tipan, nakuha ng mga kaaway at ang dalawang anak ni Eli na hindi maganda ang buhay ay namatay, pinatay na mga kaaway. Pinapahiwatig, hindi porket saserdote ka, akala mo, meron kang pribileyo, galit ang Diyos sa mga hindi tumutupad ng mga dapat gawin. Yan. Kaya nga, si Samuel ay lumitaw. Namatay itong hindi magagandang buhay ng anak ni Eli, si Opni and Pinies. Nako, kamunduhan
ang kanilang pinipili. Kaya nga, pinili ng Diyos ang isang tapat sa Kanya, konsagrado sa Kanya, si Samuel. Kaya patuloy ang ating kwento. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos, mahirap po ang buhay ng ketongin. Ha? Ika nga, sa panahon natin ngayon, ha? Kanselado ka, ha? Sa social media, parang wala kang kaibigan, kalaban mo ang buong mundo, yung social media, wala kang mukhang mapagmalaki, yung pangalan mo ay sira. Ayun. Yun ang mundo ng isang ketongin. Si Jesus, sabi na ketongin, Panginoon, maawa ka naman. Tignan mo naman, wala akong kaibigan. Pinasusuklaman nila ako. Kung gusto niyo, mapapagaling ninyo ako. Alam naman natin ang resulta. Pinagaling ni Jesus. Sabi ni Jesus, huwag mo itong pagsasabi. Ay, nako, itong ketongin ito, hindi sumunod kay Jesus. Kasi, ika nga sa social media, zero ang friends niya. Zero. Eh ngayon, popular na ako. Ha? Ang dami na akong likes. Ang dami na akong loves. Ang dami ng comments sa akin. Ayan. Hindi niya sinunod si Jesus. Kasi nga naman, magaling na siya. Kung ako, may profile picture na akong, gwapo ako, ha? Bagong galing yan, ha? Makinis yung mukha ko, ha? Ayan ako. Ayan. Kaya naman, naging popular si Jesus. Si Jesus ay nagtatago. Hindi siya makapasok sa mga bayan. Nandun lamang siya sa labas. At yung mga tao, hinahanap siya. Pagnilayan po natin ito. Unang pagbasa, magpakatino po tayo. Sa ating Ebanghelyo po, hilingin natin sa Diyos, tayo po yung nasa pandemya na pagalingin, katulad ng ketongin, kung ibig po ninyo, Panginoon, matatapos itong sakit na ito. Hilingin natin ang tulong ni San Hilario, obispo at pantas ng simbahan. Ang tatay ko po, ang pangalan niya, ay namatay siya ng maaga, 5 taon pa lamang, namatay siya, kinuha na siya ng Panginoon. Ang pangalan ng tatay ko ay Hilario. Kaya para sa aking tatay, sumalangit nawa siya. Si San Hilario po, nagturo 3 persona, isang Diyos, at si Jesus, totoong Diyos at totoong tao. Yan po ang itinuro ni San Hilario, obispo at pantas ng simbahan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Hilario, mga santo, nawa po, hilingin natin, katulad ng ketongin sa Panginoon, na hilumin, paggamutin, ibalik tayo sa malakas na kalusugan. Minamahal ko mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo na may pananalig sa ating Amang nasa langit. Tugon po natin, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin, natanggapin ang mga napapabayaan, manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at pagtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo.
Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga may hirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Mawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pangunawa sa mga nagdurusa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alat ka tinapay, bunga ng lupa ng aming paggawa. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para si San Hilario ay magunita sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan sa Kristo kasal ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Hilario ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniukol, kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw, lalong-lalo na si Monsignor Norberto Habos at lahat ng mga namatay sa panahon ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangdapating kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang bukas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Hilario, San Sebastian, San Aloysius Gonzaga, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ay saya, tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pagkain kaniyang bigay, kumunyon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kaniyang bigay, humuhungkang lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kay saya. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng urirang naming si San Hilario ay maipahayag namin at itinuro niya ay magawa namin ganapin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, lingapin mo pong aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Aging pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nang kay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantandaman sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan, ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo, ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan ng angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na way maalala nila mga pangalan sa binyag na kailang ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.